Please subscribe my channel and click the notification bell for more. Harvest natin lahat yan. So hindi naman ano yan guys, hindi naman mahirap hanapin, basta alam mo lang yung itsura nung kulasiman na yan. Ito, ganito siya. So napaka fresh at napaka tataba. So bali mamaya yan, babanlawan lang natin yan at ipapakain sa ating mga alagang African lovebirds na i-breed na natin. So i-ready na natin sa breeding. So ganyan ang ginagawa natin, lalo na kung malapit kayo guys sa ano, sa bukid, yung mga ibonan ninyo, check na marami kayong mahanap na ano dyan, na mga kulasiman. So napakadali lang na kunin, bubunutin nyo lang. Ayan.
So dito pa guys, ang dami oh. So fresh na fresh sila. Galing Bukid. Kung nasa Manila ako guys, ano eh. Bali, sa tabi-tabi ng kalsada lang meron ito. So ngayong nandito na ako sa probinsya, ano, sa Bukid. Dito ko na ano, dito na tayo naghanap ng kulasiman. Ayan, dami. Perfect na perfect to sa ating mga alagang African lovebirds. Fresh na fresh. Siyempre, dinamihan na natin. At perfect na perfect din yan sa ating mga alagang rabbit. Nakain din kasi yan ang rabbit. So, kung meron ka rin alagang baboy damo, so kinakain din nila yan. Ito guys, ang dami. So ito na guys, ang dami na ating nakakuha. Ito na oh. So isinabay ko na kasi yung kinuha kong kulasiman para sa mga inaalagaan nating rabbit. So ayan, so bali hindi na tayo lumayo. So diyan lang sa tabi ko nakakuha siya yung mga kulasiman na yan. So hindi na ako lumayo bandaroon sa napakalayong yun. Bari dito lang talaga sa tabi-tabi, marami. So yung iba hindi ko na kinuha kasi siyempre hindi naman natin mapapaubos yan. So yung kulasiman naman yan na nagtataglay po yan ng mga vitamins, mga nutrients na nakatutulong sa ating pagbibreed o pagmimate ng ating mga African lovebirds. So mainam yan kung ikaw ay nagtitipid at gustong makapag-breed agad ang iyong mga African lovebird. So gamitin mo yung kulasiman na yan. So kagaya ng ating gagawin, so ipapakain natin yan sa ating mga alagang African lovebird. So tuwang-tuwa na naman sila nito kasi makakakain na naman sila ng mga fresh na kulasiman. Oh, ito na guys. Bali, binigay na natin yung kulasiman sa kanila. Ito na, nilalantakan na nila. So, nandito tayo ngayon sa aking maliit na ibunan. Ito ang ating alagang kakatil. So, from Paco, Manila, nandito na tayo ngayon sa Porac, Pampanga. So, ang ganda nga dito guys eh. Mula nung lumipat na kami dito, 3 weeks ago, ay dumami yung egg nung aking African lovebird. So bali yung mga breeder ko ngayon, kung dati nag-egg sila ng 4 pieces lang, ang fertile lang doon, minsan dalawa lang, o minsan sa dalawang itlog nila isa lang ang fertile o isa lang ano. Ngayon nag-itlog sila ng 6 pieces. Lahat yun fertile. So first time ko guys na makapagpaitlog ng ganong kadaming egg na fertile lahat. So parang kumbaga dun sa Manila, dun sa garahe dun sa pinaglalagyan ko ng mga alaga akong African lovebird, parang stress sila dun. Yun nga, iba-iba kasi yung mga predators na nagpupunta ron eh. Merong mga pusa, merong mga daga, may ahas. So dito sa bago nilang lalagyan, ayan, napaka peaceful naman. Although may pusa rin naman dito at may mga ahas, pero sa ngayon wala pa naman akong na-encounter. Pero pusa meron na. So bali sinisikap silang kaya nilagyan ko ng rito eh, ng harang kasi may umaakit na nga na pusa dito. Pero yun nga, meron naman tayong rito, solar. Solar na na ilaw at power bank na flashlight. So
nakikita ko lang at naririnig ko. Bali, nandito lang siya sa tabi ng kusina. Itong aking ibonan. So, konti lang ang ibon ko, guys. So, hindi naman ako nag-aalaga ng marami. Pero, hopefully, kung ano, pinalad at nilob ng Panginoon na dumami yung ating alaga, why not, di ba? Malaki naman yung ating space dito. At pwede tayong gumawa ng aviary na tinatawag na. So sa ngayon, ini-enjoy muna natin yung ating mga alagang African lovebirds. So ito muna yung mga pababako nung nakaraang taon. So, sila yung mga pababako. So ngayon, nasa breeding stage ulit tayo. So pine-prepare na natin sila na mag-breed. So unang ginawa natin, guys, ay ano, minotivate muna natin silang i-breed mula nung paglipat namin dito. So paano ko ba ginawa yung motivation? Yun nga, nag-cut ako ng mga malunggay. So ito, guys, kung dati namumroblema tayo sa Manila ng malunggay, puno ng malunggay. Ngayon meron na kaming puno ng malunggay dito sa probinsya. Ayan na, guys, oh. So yun na, guys, ang dami nating puno ng malunggay. Ayan na. So ayun, ginawa natin pamakod itong mga malunggay na to. So ngayon nagsilakihan na sila. So ang dami, ayan, oh. So hindi na ako mamumroblema sa pagkuha ng malunggay, ng nesting materials. So dati kasi ang ginagamit ko ito, palapa ng nyog. Itong palapa ng nyog na to ang ginagamit ko sa Manila, kasi maraming ganyan sa Manila, sa May Paco Park. Maraming ganyan. So doon ako kumukuha dati ng aking ng nesting materials. Pero ngayon, malunggay na ang ating gagamitin, kasi mas mainam ito na gamitin nesting materials bukod sa kusot. Pagkatapos natin silang lagyan ng nesting materials, magne-nesting o maghahakot na yan. So pansinin nyo dito, guys. Ayan, oh, maghahakot na sila. Maghahakot na yung ating mga breeder ng nesting materials nila. After nila nyan, maghahakot na 2 weeks yung ganyan ng paghahakot nila. Bali, magme-mate na sila. So mapapabilis yung pagme-mate nila kung bibigyan nyo sila ng mga supplement, mga ibang multivitamins na pang manok. Pwede kayong gumamit ng mga ganon. Ito kasi adik, pang breed talaga to. So kung bibili kayo ng essential na pang breed, itong adik ang bilhin nyo. ADEC, adik. So bali, ganyan yung itsura nya, guys, sa loob. Powderize siya, inahalo yan sa tubig. So kung nagtitipid ka pa rin, so mga halaga nito kasi mga 300 plus itong mga ganito, itong mga essential addict na to. So kung nagtitipid ka, gusto mo lang yung pasasisi kagaya kita, nakukunti lang yung mga breeder mo, so pwede kang gumamit naman itong breeder aid. So nabibili din yan sa poultry supply. So mabisa din yan, guys, na vitamins para sa mga breeder na para mabilis sila rin makapag-mate kung wala sa lugar ninyo. So pwede kayong gumamit nga ng mumurahin lang o yung mga nakasashay lang. Kung kagaya ko, nakukunti lang yung inyong mga alaga, ayan, pwede kayong gumamit ng mga nakasashay lang para mas makamura kayo. At makamura na kayo, pero yung production ninyo mas marami, mas effective. Kumbaga, yung mga nagpi-fertil, yung mga napipisa, ay mas marami compare dun sa malaki yung nagagastos mo pero iilan lang yung napipisa. Puro clear eggs pa yung mga itlog ng African mo. So talo, di ba? Tapos pagbibilin pa ng mga iba nating mga bagon na mag-iibon, babarating ka pa. So talo, di ba? So para panalo, maging practical tayo at gumamit tayo ng mga supplement na kung saan ka makakamura at kung saan hiyang at effective para sa iyo yung
mga supplement na yan. So para sa akin, mga ano to, mga effective na tong mga to, yung mga ginagamit ko to. Kaya hindi na ako nagpapalit ng ibang brand ng ginagamit ko sa pag-breed. So ito yung mga ginagamit ko. Pag hinahanda ko na ang aking mga breeder sa pag-breed. After nga nung pag-uwi namin dito, 3 weeks ago, nagbigay na ako ng mga motivation. So 1 week pa lang nung nandito na kami, nagbigay na ako ng mga nesting materials. So nag-nesting na sila. So after nilang mag-nesting, ito nga, nilagyan ko na sila ng mga supplement. Like yung mga colosima na yan, mga natural supplement. Or yung mga nabibili natin, or yung mga nabibili natin sa poultry supply, kagaya nitong mga to. Yun na nga, mag-mate na sila. So kagandaan nito, first time na nangyari dito sa aking ibunan na nagka-itlog sila ng anim. So nagulat ako, lahat sila fertile. So bali ito kasi yung aking inaabangan dito, itong breeder na to. Ito guys, so yung kanilang yung kanilang nesting materials. Malunggay na kasi ang binigay ko, kaya ang dami, ang ganda. So tataka kayo bakit walang itlog. So bali yung itlog niyan, fertile po lahat, 5 pieces. Inilipat ko na po dito sa taas. Dito. So bali ang inuupuan niyang itlog guys, bali 11 pieces. Ayun. So 11 pieces ang kanyang inuupuan ngayon. So hindi natin guys, hindi ko maakyat. Kaya hinayaan ko na munang buksan para hindi mabulabog. So ito yung aking inaabangan sa malabo. Sila, yung ating breeder na na-feature sa ating mga previous videos, itong Blue Opaline Split Pale Fallow, tsaka itong Mauve Viewing Split Pale Fallow. So pare silang split pale fallow, kaya hopefully makapagpalabas sila ng opaline pale fallow. So kung kung opa man ang labas niya, hindi siya naglabas ng visual pale fallow, so pwede siyang maglabas ng sex link niya ay hen. Opa hen, possible split pale fallow. So pag hindi visual ang nilabas niya na pale fallow. So yun ang inabangan ko dyan. Ewing pa yung babae dyan. Mauve Ewing Split Pale Fallow. So bali ang isa pang inaasahan natin dyan ay Opaline Sexling Hen Opa Ewing. Yan ang inaasahan natin dyan. So yun nga, inilipat ko yung itlog nila doon para after 1 week na paglilipat ko ay makapag-mate sila ulit. Kaya binigyan ko sila ulit ng itong ng Colosiman. Binigyan natin sila ulit ng mga supplement. Yan. Para makapag-mate sila after 1 week. Kasi bago naman ako maglipat ng itlog dun sa mga bago ko ipaposter yung mga itlog nila, ay situate na na fertile po lahat, may ugat. So nagkinadling na po natin yung mga itlog nila, ay positive naman po, lahat po ay fertile. So wala pong problema. So sana hopefully magaling itong at poster rito, magaling itong ating ginawang poster parent. Ito pina-poster ko na dito. Sana mapisa niya lahat. At sana mabuhi niya lahat. Kasi na-try ko na 'yan before sa Manila. Nung nandun pa tayo ay naipa-poster po natin ng mga 15 pieces. So bali nabuhay niya naman po lahat. So tutulungan na lang po natin pag ganun kadami. Pag halimbawa may mga malalaki na, pwede nyong i-handfeed na, or pwede nyong ilipat dun sa ibang breeder ninyo na merong mga kaidaran nila. So kagaya nga yung tinuro natin, bago nyo sila ilipat, so itutubog nyo muna sila dun sa mga patuka para hindi sila patayin. So dahil wala tayong mga kasabay nila, so i-handfeed na lang natin yung mga yan para mabuhay. So hopefully nga makapagpalabas tayo ng visual pale fallow. So yan guys, yan ang aking sequence ng aking ginagawa dito sa pagbibreed ko ng mga African lovebirds. Shoutout nga pala tayo mga kaibonatik. So shoutout kay Jess Diaz, salamat sa'yo. Shoutout din kay Bernard Foloso. Shoutout kay Jose
Jober Espiritu. Shout out kay Sam Altea Legaspi. Shout out kay Blaine Ren Legaspi. Shout out kay Ibonatic Paradise. Shout out kay Erna Saldivar from Bataan. Then shout out kay Olen Goofy Habis. At shout out kay Angelito Celis. At shout out kay James Abraham. Breathe lang ng breathe! Don't forget to like, share, and subscribe!